Kuya! Good morning, 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 Kuya! Good morning! September 14, 2016. Pero sa mga ibang parts ng Pilipinas, we offer our prayers dahil sa bagyo nga, mamalalakas ng bagyo. Si Ferdy. Si Ferdy saka si Henner. Dalawa yan. Dalawa yan. Dalawa yan. Palabas na si Ferdy. Palabas na si Ferdy. Si Henner pala. Tapos na daw. Sabi ko nga eh, kapangalan ng dating pangulo eh. Palabas na. Palabas na. Tapos na mag-asik ng lagim. Kaya si Henner naman daw. Okay. Pero bago ang lahat, syempre, ano meron? Of course, meron tayong katanungan for today. Kapag ang tao po ay nagkasakit, ito po ba ay parusa ng Diyos o parusa ng Diablo? Sasagutin po yan ni Brother Eli Soriano para po sa ating Biblically Speaking. Lahat ng sakit ay parusa. Basahin natin ang Filipos sa 2:25. Ngunit inakala kong kailangang suguin sa inyo si Epafrodito na aking kapatid at kamanggagawa at kapwa-kawal at inyong sugo at katiwala sa aking kailangan. Katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan. Ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang ako'y huwag magkaroon ng saping-saping kalumbayan. Ninyo, si Epafrodito nagkasakit, malubha, malapit na sa kamatayan. Eh bakit siya nagkasakit? Basahin natin doon sa 2:30. Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nalapit siya sa kamatayan. Na isinasa panganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Ay, dahil pala sa pagpapagod, pagpapagal kay Kristo, nagkasakit siya ng malapit sa kamatayan, isinapanganib niya ang kanyang buhay dahil sa paglilingkod niya kay Pablo. Sa tindi ng pagod ni Epafrodito, nagkasakit ng malubha. Nakita nyo, mga kapatid? So yung sakit na yun, hindi parusa ng Diyos yun. Yun ay bunga ng kahinaan ng laman ng tao. Kasi merong sakit, hindi kaya ng laman mo kahit hindi ka nagkakasala, nagkakasakit ka. Halimbawa, sabi ng mga doktor, pag humina ang iyong immune system, tatalaban ka ng virus, magkakasakit ka. Tatalaban ka ng bakterya, magkakasakit ka pag humina ang immune system mo. Kaya hindi lahat ng sakit, kapatid, ay parusa ng Diyos o parusa ng Diablo. At ang Diablo, hindi nagpaparusa yun sa kanyang mga lingkod. Hindi nagpaparusa yun. Kaya alisin mo sa isip mo yun, kapatid, na ang sakit ay parusa. Merong sakit na parusa dahil sa ginagawang masama. Pero kung wala ka namang ginagawang masama, maaaring ang sakit ay daladala ng environment, ng kahinaan ng laman, o ng sobrang pagpapagod, at ng maraming ganun kasi eh. Naranasan ko rin sa buhay ko, pagka pagod na ako, nakakasakit ako. Minsan, sumusumpong yung aking asthma. Kuminsan, nung nasa San Francisco del Monte kami, pagod ako, daidain tao sa Bible Exposition, di ako makahinga sa dain ng tao. Eh, nawalan ako ng malay eh. Eh, siguro naman hindi parusa ng Diyos sa akin yun dahil kasalukuyan akong nagsasalita ng aral eh. Eh, nung mananalangin na dahil walang oxygen masyado, dahil nga maraming tao at pagod na ako. 6 na oras yata yung ating exposition. Eh, nangyari, nahilo ako at nawalan ako ng malay. Yun. Eh, ganun talaga ang pangyayari. Pero hindi guys, palagay ko hindi naman parusa ng Diyos yun. All
Brother Eli Soriano sa pagbibigay linaw sa katanungan na yan. And of course, siya po ang Best TV Bible-based Dangal ng Bayan Award. And for more information or if you want to ask more questions, you can tweet Brother Eli Soriano sa kanyang Twitter account na Brother Eli Soriano. Maraming salamat po para po sa ating Biblically Speaking. Good morning. Hi, Jago. Good morning. Full of energy ka, ha? Oo, kasi masarap yung gagawin natin sa quick meal ngayon. Yes. Isa sa ating mga paborito. Bakit masarap? Hilig ka ba sa Pechay Baguio? Well, bukod sa Pechay Baguio, may kasama itong chicken dahil ang gagawin natin ay garlic chicken with Pechay Baguio. Wow. Yan ang quick meal natin. So, ingredients natin dito, kung nakikita mo, meron tayong almost one whole chicken. Yes, oo. Ang laki ng chicken. And meron din tayong Pechay Baguio. Meron tayong garlic. And ano to? Soy, what's that? Oyster sauce. Oyster sauce. And my butter and salt and pepper. Oo, napakadali lang. I'm sure matatagpuan to sa ref ng ating mga kasambahay. Yes, sa mga tira na imbis na sayangin, gamitin. Oo, at kainin. At gawin na natin ang quick meal. Okay, number one, mga kasambahay, ilagay na ang ating oil with and our butter. Sa hot pan. Tapos lagay yung garlic. Mm-hmm, ihalo lamang yan ng mabuti. Ilagay ng ating 50 grams of chicken. Yes! And syempre mga kasambay, i-separate yan. Yes. At ilagay ng ating 2 tablespoons of oyster sauce. Oo, and syempre ito na, Jego, ang ating bida, ang Pechay Baguio. Hoy, pero wag i-overcook yan. Oo, dahil mawawala ang nutrients. And yes, ilagay na ang ating the rest of the ingredients. Chicken, salt, and pepper. Oo, and then ayan na, napakadali lamang. Oh. Very simple. Parang chinap mo lang mga remaining ingredients mo. Like yung mga tirang chicken, tirang pechay, diba? Chop mo lang, tapos yun, ginisan na. And ang maganda dito, ano, kahit usually mga tira-tira, masarap pa rin. Oo, syempre naman. Pero tsaka it's a fun way of serving greens sa mga children, mm-hmm, diba? With a little bit of meat on the side. Yan ang ating quick meal for today. At dahil dyan. Oo, and syempre mga kasambahay, dahil ngayon alam nyo ng ating quick meal, I'm sure gusto nyong gayahin yan, kaya alamin na natin ang presyo ng mga ito sa ating palengke, Price Watch! Good morning, Kuya! Good morning sa inyong lahat, mga kasambay. Ako si Kikay at nagbabalik ako dito sa Kalayaan Market upang alamin magkano na nga ba ang ating mga basic commodities. Ito, mga kasambay, ang isang pack ng ating tasty bread ay pumabalak sa presyong 61 pesos and 50 centavos. And mga kasambahay, meron itong mantika na ito na pumapanak sa presyong 102 pesos per liter. And syempre, hindi magpapahuli ang ating asukal na pumapanak sa presyong 56 pesos per kilo. And syempre, meron din dito ng bote ng suka at toyo na parehong pumapanak sa presyong 17 pesos per bote. Sila dito ng bote ng patis na pumabalak sa presyong 16 pesos. And syempre mga kasambahay, dahil I'm sure ang inyong pamilya ay mahilig sa pansit, meron sila dito na pumabalak sa presyong 85 pesos per kilo. And syempre mga kasambahay, meron din tayo ng pansit bihon na pumabalak sa presyong 31 pesos half a kilo. Okay, mga kasambahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga basic commodities dito sa tindahan ni Kuya Jun. Hi, Kuya Jun! Ayan, na minsan na nasa newsroom, minsan nasa palengke. Ayan, maraming salamat, Kuya Jun, dahil bibigyan natin siya ng gift pack mula sa Good Morning Kuya at 4 Directions Ads. Maraming salamat, Kuya Jun! Oh, ayan, mga kasambahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga basic commodities dito sa tindahan ni Kuya Jun. Oy, alam nyo mga kasambahay, aaminin nyo na tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga pagkain na piniprito. Kaya ire-recommend ko sa inyo, ha, na dapat bumili kayo ng mantika na matagal ang burning for, tulad ng coconut oil at palm oil, tulad ng hawak ko na ito. Dahil ito mga kasambahay, matagal ito, ha, masunog at sulit na sulit ang babayaran nyo. O, ayan mga kasambay, ang ating marketing for today. Ako si Kikay at ito ang Palengke Price Watch sa Good Morning Kuya. O, ayan mga kasambay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga basic commodities and yung aking
market tipo. O ang sabi ni Jeko, mga kasangbay, ang mantika daw ay hindi nasusunog, dapat daw smoking point. So, hindi burning. Oo, dapat hindi burning. Oo, at syempre, mga kasangbay, ang ating Palengke Price Watch ay hatid sa inyo ng Four Directions Ads. At sila po ay matatagpuan sa Unit G15A, Regalia Park Tower, P2 Street Corner, at Cubao, Quezon City. At maaaring rin po silang makontak sa numerong 334-8047-0936-481-1710. And syempre, meron pang isa, 440-9420. Maraming salamat po muli sa Four Directions Ads. Kika, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagpapasalamat sa ating mga sponsors. Kaya naman, good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol and Live It. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. OsteoGuard tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go galaw! Wow! Hi, good morning! At 5:31 na po ng umaga. Mga tulog pa, pwede pang gumising. Oo. Bago malit. Oo, pero dapat bago ang lahat, ano, mag-exercise muna tayo kasama si Rina Villamor. Mag-exercise tayo. Fitness 101, pag-uusapan natin itong sauna suit na tinatawag nila. Kayo ba ay nakatry na sa pag-workout nyo na makagamit ng sauna suit? Yes. Talaga? Anong pakiramdam nyo? Sarap. Mainit. Masarap. Suffocating. Oo. Pero ako ano naman, nasarapan ako sa ano? Sa feeling. Matagal after mong ginagamit? As in, mga ilang oras mo siya nagagamit? Hindi naman oras. Mga minuto lang. Minuto lang. Panasunog. Baka nasunog na ako ng oras. Ayan. Minuto lang. Kasi ito, pag-uusapan natin yung mga pros and cons ng paggamit ng sauna suit. Pero ngayon, pag-uusapan muna natin yung mga benefits ng sauna suit, yung pros niya on the side. Papakita ko muna sa inyo yung itsura ng sauna suit nandyan sa inyong mga ayan. So, ang benefits nga niyan, isa sa mga yan, is fast weight loss. Sinasabi kasi doon, sa isang oras na paggamit mo ng sauna suit, nakakabawas ka daw ng 5 pounds agad-agad. Kapag dinire-diretso mo itong workout na ipaggamit ng sauna suit in 1 hour, equivalent daw ito sa 5 pounds na weight loss. Secondly, ang isang pros ng paggamit ng sauna suit, it removes toxins from your body. Kaya nga tayo may mga armpits, ba? Diba? Doon lumalabas yung sa mga sweat natin, yung toxins ng katawan. Sinasabi nila doon na kapag sobrang sama daw ng odor mo, sobrang sama din ang toxins sa katawan mo. So, sinasabi nila pag gamit mo daw ng sauna suit, mapapansin mo na sobrang bad odor ka. Kasi nga, ito yung mga toxins na ilalabas ng inyong mga katawan. And thirdly, yung immune system nyo, mas gumaganda or mas functioning well din siya dahil nga dito sa toxins na nare-release sa paggamit ng sauna suit. Meron din ika-apat na benefit yan, yung it could keep your body in the fat burning zone for a longer period of time. Kasi meron tayong certain hours or minuto or minutes sa pag-exercise bago natin ma-achieve yung fat burning zone. Pero dito, dahil may added heat ka na sa iyong katawan, mas na-achieve mo daw itong fat burning zone na kahit natutulog ka daw, mas nagbo-burn ka ng calories, tsaka mas tumataas ang metabolism mo sa paggamit nitong sauna suit na ito. And then, yung ating kasunod na pros dyan, it can be used to enhance weight training exercises. So, sabi nga nila, mas marami kang muscle sa katawan, mas marami ka rin nababurn. So, ito yung mga sinasabi nilang paggamit ng sauna suit. Pero yung katulad nung kanina, Kikay, di ba may sinishare ka sa akin na minsan parang nakukulub ka pag ginagamit mo yung sauna suit. Yan bukas pag-uusapan natin kasi kailangan pala pag gumagamit ka ng sauna suit. Kunyari, 1 hour yung workout na target mo na paggamit ng sauna suit, dapat hinahati-hati mo siya. So, pwedeng 20 minutes mo yung una, 20 minutes yung kasunod, tapos 10 minutes na yung pang-last mo. So, hindi kailangan sunod-sunod kasi nga, mas madedehydrate ka sa paggamit ng sauna. Tsaka pwede ka rin magkaroon ng mga heat problems, heat-related problems. So, yan. Bukas pag-uusapan naman natin yung mga cons or disadvantages ng paggamit ng sauna suit. Yan ang ating Fitness 101 for today. Thank you, Rina! And ngayon naman, mga kasangbahay, ipagpatuloy na natin ang usapang kalusugan with Doc Pebbles. Right.
Next time, gusto ko rumuruleta ka. Oo nga, papagawa na ako sa karpintero natin. Spin the wheel. Oo, diba? O eto, para, diba, ngayon ang sakit ng balikat ko actually, kaya ako late eh, kasi hirap na hirap akong kumilos ng balikat ko. And one of the ways to lessen pain, no, either for shoulder pain or knee pain or wag lang stomach pain saka heart pain, no, hindi kaya yon. Yung heat therapy. Have you heard of that, Kika? Heat therapy. Oo. Ano ba yung ginagawa ng doktor? Warm compress. Ah, okay. Uh-huh. Hindi mo ba ginagawa yun? Sa puso, nako, Dok. Pagka may period ano, ako, may menstrual cramps ako, heat. One way to, kasi diba, oftentimes when you have pain, the first thing you do is you take your pain reliever, mm-hmm. no? And sometimes you don't really have to take your pain meds, no? For right mild to moderate pain, you can try first doing your physical pain modalities, like your heating modality. So, yan yung heat therapy. So, today, we will learn about using heat therapy. So, basically, well, for in our dahil spine surgeon ako, sa back pain natin to i-apply. Oo. But you can apply it also for your knees, your shoulders, and so on and so forth. So basically, the benefit of doing heat therapy is that it can mask the pain. No? So you can have your pain and you put your heat and your brain, basically, it's called the gateway theory. So it only can perceive one stimulus at a time. So nandun pa rin talaga si pain. So yung cause of pain would still be there, but when you put in your second stimulus like your heat, then it now perceives heat. So nakakalimutan yung pain. So that's basically the logic, no? But aside from that, there are other benefits of using heat therapy. So let's say you use it with your ointment, diba? Yung mga yung iba omega pain. Actually, nagbigay ako ng brand name. But technically, these things are methyl salicylate. Mainit siya. Uh-uh. So, para na rin siyang warm compress mo. Uh-huh. Rather than, let's say, the anti-inflammatory topical agents, no, like yung mga ketoprofen gel, diclofenac gel, uh-huh. those are really anti-inflammatories. But the methyl salicylate, yun din yung concept niya. So, now, if you're going to use, let's say, an anti-inflammatory gel, it would be nice to absorb it very well. So, one benefit is that it would dilate the vessels, no? So, pag pinatong mo siya, magda-dilate yung vessels, mag-open yung pores, then you have better absorption. I think we have a slide for this, yung ano natin. Lumalabas ba yung benefit? We have several slides for it, eh. Anyway, ayan. So, it dilates the blood vessels around the muscle so that mas maganda yung flow ng oxygen and nutrients helping heal the damaged tissue. So, aside from better absorption of your analgesics, the dilation will help heal the area. Next, meron pang ano yan? Meron pa tayong next slides. Next slide, please. Next slide, please. Next slide. Anyway, balik ayan. Tayo. Ayan. And then, kaya yun yung sinabi ko sa inyo, yung it will decrease the transmission of pain signals because it can mask the presence of pain. Of course, the underlying cause is still there, no? So, nagre-recur yung pain. But lalo pag lumamig na yung kwan. Yes, yeah, so kaya yung ano dyan, yung time frame is only 15 minutes. Uh-huh. Nothing more than that. Kasi beyond 15 minutes, wala nang benefit. Next. Yan. Heat application facilitates stretching of soft tissues around the area. And then, it will also decrease the stiffness. So, that's why you feel more flexible after the area. Yung actually, yung blood flow into that area is the one that helps us feel better. Eh. The heat therapy ba? Pwede bang ini-stretch natin yung area yes, yun? Yes, you can do that. Diba? In physiotherapy, that's one of the modalities that we do. Sort of going to your rehab clinic, diba? We can do this at home and then while you're doing your warm, halimbawa sa likod, habang nandiyan yan, you do your stretching exercises or that on your shoulder. And that will help to decrease the stiffness in that area. And then, next, so marami tayong types of heat therapy na pwedeng gamitin, no? We can use the hot water bottle, you can use your electric heating pad, you can use your heated gel pad, you can also use heat wraps, you can use the hot bath. Kung walang ganyan,
pakulo ng tubig, lagay sa palanggana, tapos mag-cover dong area na yon para na si-steam yung area na yan. So, yung mga ways, ay, tamang-tama si Sona, ano mo. Iniisip ko kung pwede. Iniisip ko kung pwede si Sona, ano si dyan. Sona suit. And, however, hindi yan palagi dapat na first option pa din, no? In a sense that you also, there are also some things that we should watch out for. So, let's say, bruised yung area. So, be careful when you put warm compress. Warm compress, you might burn it. Patients with skin reactions like dermatitis, DVT or diabetes. Kasi itong mga pasyente na ito, medyo affected yung pakiramdam. So, baka masunog yung area. Open wounds, kasi that can also encourage growth of bacteria. Cognitive impairment, heart disease, and hypertension. So, for cognitive impairment, of course, severe, no? Siyempre, hindi, the presence of heat might be too much and they may not be able to relate. So, basically, we watch out for burns. So, patients that won't be able to assess temperature well, yan yung mga, ano natin, mga red flag natin. And lastly, yun na, actually, this is it. So kung halimbawa you don't fall into this category, then you may use warm compress as your first line in treating your pain, whether it's back pain, shoulder pain, or knee pain. And if it doesn't work, then please go see your doctor. To apply it. I suggest mga three times a day then. For 15 minutes, yes. Nothing beyond that. Si Rina, very familiar siya kasi heating modalities yes. are very often used in physiotherapy. Actually, lagi ko siyang ginagawa dito sa shoulder ko area. Yan, yung heat. Alright. Thank you, Doc Pebbles, Kong Erin. Yes, of course, sa ating mga manibela ngayon, alam ba ninyo kung kayo'y bumibili ng sasakyan? Yung mga iba, ayaw lang yung stock. Ina-adjust yung makina, pinapaganda mas lalo yung itsura, pero meron tayong mga regulasyon na kailangan sundin pag kinakalikot, yung term kinakalikot, yung isang bagong sasakyan. Panoorin po natin ito. Sa pag-modify o pagbabago ng mga sasakyan, kaya ito ay four-wheel drive o kaya two-wheel drive, katulad ng motorsiklo, ay dapat bago i-modify yung sasakyan, ay humingi muna ng permiso at certificate of roadworthiness doon sa manufacturer ng sasakyan o motorsiklo na babaguhin o i-modify. Bukod dito, kailangan din ay ma-inspect yung vehicle at makita na ito ay ligtas na gamitin. Yung pagbabago na ginamit ay hindi nakabawas o nalagyan ng panganib yung paggamit ng sasakyan. Kapag na-violate ito, ay mayroong karampatang multa. Actually, yung pag-modify ng muffler, in particular sa mga motorsiklo, lalo na kung ito ay puputulin at paiikliin, ito ay huhulihin. Kaya nga, dapat susunod tayo sa mga alituntunin ng aming tanggapan na nagbigay ng pribilehyo para makapagmaneho. Kasama dito ang pagbabago ng muffler, lalo na kung ito ay paiikliin para makagawa pa ng higit na ingay. At ito ay pinagbabawal, sabi na nga natin, dahil ito ay isang uri ng pollution. Ang tawag dito ay noise pollution. So yon ang takeaway natin dito, kapag meron pong mga modifications sa ating mga sasakyan, hindi lamang limitado sa mga kotse, kundi maski ang mga motorsiklo, kailangan po tayo humingi ng permiso at kung bibigyan po tayo ng road safety worthiness ng sasakyan, pwede po natin ilabas yan. Yan po ang manibela ngayong araw. Thank you, Kong. Kasi di ba, naalala mo ng mga panahon ng 1996
ang dami nagmo-modify ng mga kotse. Suspension, spring, makina, lahat. Bakit pa nila ginagawa yun? Pampagwapo? Forma. Oh, forma. Yung ba yung mga maingay yung ano, yung tambujong muffler. Ang hindi nila alam, yung mga iba, nabavoid yung warranty. Yes. Oo, kailangan mo i-report yan sa LTO pag nagre-registro ka. Tapos meron ako nakikita mga sasakyan na hindi naman ganun kalaki, pero pinagpipilitan yung mga malalaking gulong. Nababad tip ako doon. Kaya mag-word for the day na lang tayo. Sino yung sabi gusto ko mag-word for the day? Ako, gusto ko na. Ayan. Oh, word for the day. Word for the day. Abstruse. Adjective. Difficult to understand. Hard to grasp mentally. Deep. Profound. Incomprehensible, unfathomable. Example sentence. Because I'm not a computer programmer, I find most programming languages abstruse. In Tagalog, mahirap maintindihan. Yon, abstruse, mahirap maintindihan, malalim. Oo, parang obstruse sa akin yung word of the day. Meron ka bang word for the day? Wala eh, pero si Kong Erin, tingnan natin. Inasa na naman sa akin. Tayo babagsak nito. Kayo ah. O Kong, game. The statements of President Duterte this past few weeks is abstruse to me. Yon. Oo, I'm sure many of our netizens would agree. Yes. Oh, abstruse. Yan ang atin na sentence for the word for the day. Wait lang. Gusto kong batiin yung kasamahan natin dito sa bahay. Ano, si Hero Sorianos, nasa Malisiki, Pangasinan daw siya ngayon. Yes, no? Correct. Miss you, Mare. Hello, hello, Hero. see you soon. Good morning. Good morning. Hoy, kumakain na si Kong Erin, no? Oh, huli. Huli. Diba lang magbigay ka? Pagbigyan mo na, Venom, ano? Bigay galang sa nakakatanda naman yan. Kailangan niya ng energy. Yes. Long day ahead. Anyway, nagbabalik po ang good morning. Kuya, 6:28 na po ng umaga. At syempre, may mga fini-feature tayo madalas na magagaling na Pinoy. Oo, para sa iba ang Pinoy. Hoy, mali. Yan. Last July 30 ay kinilala ang imbensyon ng isa nating kababayan. Dahil sa kanyang nagawang kapaki-pakinabang na imbensyon, ay nakuha niya ang top prize sa National Invention Contest ng DOST. Tara na't sama-sama natin siyang kilalanin at alamin ang kanyang natatanging imbensyon dito sa Iba ang Pinoy. Hi, Doc Pels! Hi! Good morning po! Ito si Mr. Melchor Henyosa. Henyong-henyo talaga siya. Wow! Welcome siya po. Dahil si Mr. Melchor Henyosa, nanalo siya ng 2016 National DOST Invention Award. Wow! Ikaw po kayo dito. Dito po kayo. Hindi lang yun ang napanalunan niya. Nanalo pa siya ng Rice, Nice, at saka Ami Yao IP Award, no? Wow! At ang kanyang invention ay ang break leak sealing valve. Mm-hmm. Naalala niyo yung ano, ikwento mo nga paano niyo naumpisahan ito gawin? Yeah. So, ang break leak sealing valve po na umpisahan niya na matrigger yung aking isipan para ma-design po yan nung 2010 pa. Nang habang naghihintay po ako sa Ninoy Aquino International Airport, naisip po yung brake system na pag nag-deplete ang fluid ay equivalent loose brake po yung sasakyan. So, how about na magkaroon po ng device o gadget na mag-hold dun sa pressure ng hydraulic para ma-prevent po yung mga aksidente na ever since wala po tayong prevention sa loose brake accident. So, nung wala noon, nag-inumpisa mo na, nagkumpuni-kumpuni kayo, hanggang kailan yun nabuo? Bali yan po ay talagang iginuhit ko din po yung talagang plano niyan. Madaling araw ko po yan na iguhit, then natapos din ako ng bukang liwayway, then inihanap po ng budget, inimbento rin po yung budget niyan po. Galing, inimbento rin yung budget. Oo nga, mahirap no, kasi maliban dito, no, maliban sa design, syempre, susubukan ninyo kung paano to yung paggana nito. Yung function po niyan. So, paano po ito? Nakabuo po, nung mabuo po yung design, yung pinakang
blueprint niyan, lumuwas po ako ng Caloocan, then bumili po ako ng mga kailangan kong mga materyales, pinamasin po yun sa tatlong machine shop, saka ko po binuo, then sinimulate testing po namin. Ano niyo po na simulate testing ito? Sinalpak po namin doon sa jeep na ginagamit ko din. At nung una, idinak ko lang yung gulong niya na nakakabit na yung brake leak ceiling valve. Tinignan ko yung function niya, so wala namang ano, naging negatibong effect. At ang function lang naman ito is to prevent the hydraulic pressure. So ni-road test po namin, then nag-simulate kami, diniplit namin, tinanggal namin isang bleeder ng isang gulong. So nag-work po ng mga maganda yung aking prototype. Okay, so mula noon inano natin palang yung prototype ninyo, pinaganda ng pinaganda hanggat ito ay pinasok ninyo sa DOST ngayong 2016. Oho, at bago rin naman po yan napunta dyan sa National Invention Contest and Exhibits, yan po ay isinali natin muna sa regional. Alright. Oh, so naging qualifier po tayo at napasali nga po, naging Outstanding Invention of 2016 tong brake leak ceiling valve. Magaling, no? So pwede mo ba yung ipakita pa? At saan ba ito kinakabit? So ang installation po niyan ay sa before on approaching pa sa mo sa ating flexible loss, ina-attach po yung kinakating po natin yung tubo, then dadaan po dito para po tayo nagkakabit ng fuse sa kuryente na dahil binabantayan po niya yung hydraulic pressure. Okay. So para siyang pag nasi-sense niya, pag bumababa na yung pressure, magkikikin siya. Basta po siya ay nag-deplete, automatic shut off po itong yung valve na to. Then pag pamuhagin yung brake pedal, may preno po yung undamaged with brake niya. So anong klaseng sasakyan pwede natin to ikabit? Ito pong brake leak ceiling valve, pwede po nating ikabit sa lahat ng uri ng sasakyan na panglupa as long as they are using hydraulic brake system. So, pwede to sa... Basta po may fluid yung kanyang preno. Eh, di lahat yun? Halos lahat po. Siguro may ilang percent lang na mga pulley air brake na mga... Nasubukan mo ba yan sa mga kotse ngayon? Actually po, yung mga kotse kasi wala pa po tayong eksaktong size para sa kotse. Ang nasa average size pa lang po tayo. So, yung brake system naman, almost iisa naman po yan. Mm-hmm. Nagkakaiba-iba lang po yan sa... tinatawag natin yung typical brake booster po. Iba-iba lang sila ng brake booster, pero yung kanyang system is pare-parehas lang po yung gripping power. So, nagagamit to sa regular na, yung jeep natin, no? Nagulat ako, dumating na si Angel, nagkaroon ng, di ba? Ibang klase. Papagising niya. Ibang klase talaga si Angel, pumasok lang, may bumper pa. So anyway, mabalik tayo. So ito, nagagamit to sa yung jeep na pampaserong jeep. Opo, saka po mga sa mga truck. Sa elf sa truck, opo. Yan na so far. Hanggang 10-wheelers po, pwede po siyang ikabit. Kaya nga lang po, sa ngayon, wala po tayong available na malalaki to saka sa mga cars. Nasa average size pa lang po tayo. Average size. Nabanggit ni Mr. Melchor saan kanina, 500 pieces na, no? So far, ang potential po natin dito. So may nailabas na po tayo nito na sa almost 500 pieces. So marami na po tayong mga kasalubong na masasakyan diyan sa parting Laguna, Quezon na equipped na po ng ating brake leak ceiling valve. Magkano ang binebenta ho ninyo yun? Ang isang piraso po nito o set of 4 po ito sa isang sasakyan na 4 wheels, kailangan po nating ikabit o 6 wheelers ang apat na piraso po. So 6 sa 4,000 each. 16,000 equivalent po. Pati na po sa pagkabit nito. Yung pagkabit po, as promotional pa po tayo ngayon, pwede po natin for free yung installation. So sa inyo lang po ito na bibili? Oo, wala po tayong iba. Sole proprietor si Mr. Henyosa nito. So, ma-available lang po nito sa atin lang po talaga. At saan po kayo mahahanap? Sa Silang Cavite po. Sa Silang Cavite. Wala po ba pangalan ng inyong shop? Hanapin mo. Sa Technologies po yung pangalan ng company po. Uh-huh. At ano mga contact numbers? Ang contact number po natin, yung sa akin pong personal, ito pong 0919-3937-873 at yung globe naman po 0927-7348-8520. So, wala kang nakikita na similar na gadget sa mga sasakyan ngayon?
So, yung sa mga kotse? Sa mga kotse po kasi, ang makikita natin mga latest lang dyan, yung tinatawag nating ABS, Automotive Brake System. Iba yes. naman po ang purpose niya. Ang purpose niya is to, ano yun, anti-skidding, anti-locking yes, brake. Yes, anti-locking. So para makapag-steer ka ng manibela mo ng maayos, kahit nakatapak yung iyong paa sa brake pedal. So yun po yung pinakantrabaho niyan. Which is, abot naman po ng skillful driver yung para hindi mag-skid yung iyong yes. mga gulong. So, pagka ikinumpare po natin to, malayong malayo po dun sa intended purpose. Kasi po, ito pong gadget na to ay nag-address dun sa matagal na pong problema na loose brake accident. So, this is prevention sa loose brake. Okay, so ang loose brake, yun yung hindi kumakagat yung pedal. Yun yung loose pedal. Brake po, equivalent niyan. Pag natagasan ka ng hydraulic fluid, yung pressure of fluid po, matatapon, dire-diretso po na mawawala na po ng preno yung sasakyan. Yun yung sinasabi lang, hindi kumakagat yung preno. Yun po yung sinasabi ng... bomba ka ng bomba pero hindi siya... Yun po yung sinasabi ng mga driver na na-loose brake sila. Pagka naka-aksidente, nawalan po kasi ng preno. So ngayon po, by employing the brake leak sealing valve, nakaka-prevent. So, mapiprevent. Hindi man natin po ma-100%, at least numbers of accident malilesen po natin by using a... brake leak sealing valve. Maganda sana kung i-implement na talaga natin ito. Napapatent po na ba yan? Yung patent po, na-grant po yan noong April 8, 2013. Good. Bali, 18 months po yan bago po na-grant yung patent sapagkat matagal po yung research ng Bureau of Patent po dyan bago na-grant yung patent. Kaya congratulations. Iba talaga ang Pinoy. Baka mamaya yung mga big car manufacturers or truck manufacturers kukontak sa kanya dahil importante yan. Makukontak ninyo si Mr. Melchor Hiyosa sa itong mga papa-flash natin ulit yung kanyang mga phone number. At meron siyang isang shop sa Imus Cavite. Sa Silang. Silang Cavite. At ang pangalan ay Hiyosa Technologies. Opo. Okay, maraming salamat po. Salamat po. Congratulations din po ulit and good luck po sa inyo. Thank you. Salamat. At si Rina ata may kwento rin sa mga gagaling na Pinoy. Rins, meron ba? Yes, meron. Di ba na-mention na nga ni Doc Pebbles kanina na iba talaga ang Pinoy, di ba? Kasi nung September 2 ay nagkaroon nga sila ng Palangka Awards Writing Competition para sa mga amateur at professional writers. Panoorin po natin itong naganap noong September 2 para sa ating iba ang Pinoy. Ang Carlos Palangka Memorial Awards for Literature ang isa sa mga kinikilalang prestigyosong writing competition sa bansa. At nito nga lang ados ng Setyembre, idinaos ang 66th na Carlos Palangka Memorial Awards for Literature na ginanap sa The Peninsula, Manila, Makati City. Welcome to the 66th Palangka Awards Night. Na dito'y dinaluhan ng ilang mga kilalang personalidad sa industriya ng pagsulat at pag-arte. Isinadula rin ang akda ni Joe M. Antonio na nagwagi sa pagsusulat sa kategoryang full-length play. I mean, come on, did he even actually say that? Verify these yourself after the play if you have doubts. One lesson I've learned from my mentors about joining contests is... to just keep writing, no? To submit. No? Because the worst thing that can happen is, one, you've already completed a creative work and that's a good thing. Guest of honor naman ang Batikang multi-awarded actor, director at theater artist na si Antonio Tony Mabesa. Ipinagkaloob din sa kanya ang gawad dangal ng lahi dahil sa kanyang matagumpay na 60 taong pananatili sa industriya. If you want to be in the arts, you just have to work very hard and stay healthy. Ngayong taon ay umabot sa 986 ang mga nakilahok na mga manunulat, amateur at professional. Ngunit 52 lang ang pinalad na magwagi sa kani-kaniyang mga kategorya. Isa na nga dito si Micaela Lu Apollo, 15 years old, isang first-timer na nagkamit ng unang pwesto sa Sanaysay, Kabataan Division para sa kanyang akdang Hulagway sa Rabaw ng Tubig. Super, 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 super duper thankful lang ako na the judges actually considered my work as a work of art.
Gaya ni Micaela, isang kabataan at first time lang ding sumali sa Palangka Awards ni Jill Esther Pareño, isang tubong Dabaw. Nakuha naman niya ang grand prize sa SA Kabataan Division. It was very rushed, actually, to be honest. I started writing 3 days before the deadline, kaya nag-procrastinate ako on it. But thankfully, through a lot of prayer and a lot of encouragement from my parents and my English teacher from my elementary school, I managed to finish it. Sa dami ng mga nakilahok sa kompetisyon, nananatili pa rin ang Palangka sa standard nito sa batayan ng pagpili ng mga magwawagi. The judges really put in a lot of work and they're tough. The judges are tough because there are some years when we don't have first prize winners or second prize winners. They will not just put a piece because we need to put a winner, right? So their standards are really high. That's why the Palangka Awards has remained to be very prestigious. Of course, by the grace of God, we're still able to do it year after year after year to honor, give recognition to our writers. And yes, of course, for as long as God allows us, we will continue to do this. I would like to encourage you to write. You know, we have winners who are very young. Today, there was a 16-year-old girl who won. Just write. I think it's a wonderful form of expression. And we'd like to encourage writers, send your entries. Who knows, you might have a Palangka Award. Congratulations sa 52 winners ng Palangka Awards. At dun sa mga aspiring writers, pwede rin kayong mag-try na sumali sa susunod na taon. Ito naman ay bukas para sa mga amateur at professional writers. Yan talaga, iba ang Pinoy. Iba talaga ang Pinoy, no? Oo. Pero ano, si Doc Febs meron din kasama. Oo, ano? Dahil every Wednesday. Pinoy. Ito talaga outstanding ito. Oo, outstanding dahil Pinoy. Wednesday, it's si Phil Help Day si para Doc sa ating ish. Ikonsulta mo. Bah, ayaw. Oh. Ano pa mo? Parang wala kang labas na labas. Good morning. Si Doc Ish. Hello. Hi, Doc Ish. Saan mo gusto mo po? Feel at home. Home na at home. Ayan, si Doc Ish. Again, it's our PhilHealth Day. It's yes. Wednesday. May bago ba tayo sa PhilHealth ngayon? Ay, oo. Gusto ko lang i-announce sa lahat. And I think it's a good news for everyone, especially for our informal economy members. Ang informal kasi natin, ito yung mga magbabalot, magtitinda ng, you know, oo, may sariling employment, up to ako professionals yun. And doctors, lawyers and all. Approved na po yung monthly contribution scheme natin. Kasi di ba dati ang ating quarterly, semi-annually or annually. Pero ngayon po, effective September 20, pwede na po kayong magbayad ng monthly contributions. So, pwede na po yan in all our offices, field post and collecting agents. However, for those who are using our CIS Bayad Center, BDO, PNB banks, we will announce kung kailan sila mag-o-open and of course yung mga SM malls kung kailan sila mag-o-open para ma-upgrade yung ating system for a monthly contribution. Pero all other collecting agents accredited, pwede na po kayo magbayad ng monthly. Pwede na rin po kung ilang buwan yung kaya. Mm-hmm. So up to maximum of 36 months. Oh, di ba? So mas madali na ngayon yung pagbabayad. Especially to our informal economy members. Kasi di ba, Doc Ish, sa mga doktor, pag nagre-renew kami, automatic 3 years dapat. Yes. 3 years po kayo. Although may option naman na every year for the doctors. Kaya lang, huwag kakalimutan na pag natapos yung taon, dapat mabayadan yung sunod na taon. Kasi po for our accredited professionals like doctors, requirement na sila ay active members bago mabayadan or before they can participate to the National Health Insurance Program. So per month, magkano yan, Doc? 200? So per month po ngayon, 200. For our professionals, ay 300 a month. Ito, merong magtatanong sa'yo, Doc Ish, no? Mula sa Barangay Lagro, Quezon City, si Ray Aquino is 49 years old. Hindi ba yan yung presidente namin dati? Good morning po, Mang Ray. Yan, si Mang Ray. Good morning po, Doc. Good morning po. Ang tanong ko po kasi, nawawala po kasi yung papel ko. Hindi ko po alam yung
number ko ay gusto ko po sanang mag-contribute na. Wala po po kasi akong nahuhulog. Opo. Again, good morning, Mang Ray, no? Ganito po, dalawa po ang pwede niyong gawin. Una, para sa mas madaling paraan, you can call our hotline 441-7442. 441-7442. May mga sasagot po sa inyo doon at tatanungin po kayo ng ilang katanungan para lang ma-identify yung inyong pagkatao. Tapos pwede nyo pong makuha yung inyong PhilHealth number. Or, mas madali rin po, you can go to any of our offices para po maitanong ninyo. Magdala lang po kayo ng pagkikilanlan or ID para po ma-qualify yung inyong identification. And mai-issue na rin po sa inyo yung member data record at mai-issue na rin kayo ng ID para po palaging meron na po kayo na nasa inyong pangangalaga. Follow po, magkano po ang unang hulog po? Opo, kung kayo po ay hindi empleyado, kung kayo po ay may sariling negosyo o nagtatrabaho ng pangsarili, ang inyo pong bayad ay 200 pesos a month. Gaya po ng nai-announce ko ngayon, starting September 20 po, pwede na kayong magbayad kada buwan. Buwan ang bayad na po. Kasi po ay sa ngayon ay kada tatlong buwan ang bayadan or quarterly or annually. Pero by starting September 20 po, pwede na kayo magbayad ng kada buwan. Salamat po. Thank you po. Yan. Si Mr. Ray Aquino mula sa Tagro. Akala ko yung presidente namin dati. Si Dr. Ray B. Aquino. Tapos nagtatanong sa'yo. Tinitingnan lang kung alam mo daw. Opo. And paalala ko lang, sorry, Doktora, no, paalala ko lang sa lahat, kasi syempre dumadami yata yung kaso ng Zika virus dito sa atin. Although ayaw natin na magkakaroon ng lahat, pero syempre covered pa rin po ng PhilHealth yan under our other diseases caused by mosquito-borne diseases, no? So covered din po ng PhilHealth ang Zika virus. And antabayanan lang po siguro, but we will announce the soonest possible time our drug rehab package. Yan, uy, importante yan. Pero yan ay sa hospitals or sa drug rehab centers? Ito po will be done. Ang magiging coverage po ng PhilHealth Drug Rehab Package Kong ay yung nangangailangan ng medical detoxification stage. Okay. So ito yung mga nag-exhibit na po ng mga withdrawal symptoms. And so this will be on a confinement basis. Sa hospital. Opo. So sa aming mga accredited facilities or later on, yung mga accredit natin na drug rehab centers that can provide the service. And salamat, okay. Doc Ish. Thank you. So walang sawang pagpunta dito tuwing Wednesday at pagsagot ng... Salamat po. Thank you. Gutom na. Siyempre, nagugutom na ang mga tao, di ba? Wala na energy. Oo, kasi dami natin nakikitang food dito. Oh, tignan mo. Oh. Na para kang fiesta dyan. Kaya nga eh. Kaya nakaupo na ako dito, nakaabang eh. Kanina pa ka pinabantayan yan. Kung kailan naman naka-diet ako dyan. Oh. Sige, pero hindi, pwede yan. Alamin natin ang What's for Breakfast. Good morning sa lahat ng viewers natin. Oo. And of course, every day po, meron tayong mga featured chefs na may mga featured recipes na na pwede gawin sa bahay. Di ba, Erica? Oo. First, we have si Chef Joel, si Chef Freddy, and si Chef, ano ulit name natin, Chef? Chef Nenet. Welcome to GMK! Alright, sino ba muna? Oo, si Chef Nenet muna. Chef Nenet, ang recipe natin this morning? Ang ginawa ko po ay Chicken Gordon Blue. Uy, favorite ni Erica. Favorite ko yan. Wow. Because there is a veggie. May gulay naman favorite pala. Favorite ko pa rin yan. Alright, anong ingredients ito, Chef? Okay. Ang ingredients po natin, syempre, boneless chicken breast, 1 can of evaporated milk, salt or pea sauce or patis, 2 teaspoons of white pepper, 12 slices thin of sliced ham, 4 pieces hot dog, 4 pieces red bell pepper, and 8 slices of cheese, 1.5 cup of all-purpose flour, 1 piece raw egg, and 1 cup breadcrumbs, and syempre, side dish natin, broccoli. Broccoli. Alam mo, napaka-healthy niyan, Erica. Oo, I like that. Oh. Tsaka yung cauliflower, di ba? Gusto ko din yan. Alright, Chef, paano ba gawin tong chicken cordon bleu?
Okay. Ganito lang pa. So, simpleng-simple lang. Yung pong ano natin, yung breast chicken po, i-ano lang natin, ilatag lang po natin. Then, lagay na po natin yung mga ingredients na ham, hot dog, cheese. Mm. Tsaka po yung mga... Ito, ano to? Bell pepper to? Ay, red bell pepper. Red bell pepper. Tsaka, syempre, carrots para healthy. Siyempre, siyempre para balanse, nilagyan din natin ng green bell pepper. Green, red, bell pepper, carrots. Yes. Tapos, tapos ito rin ang roll mo. Roll mo lang. Yes. Tapos, tutusukan mo lang ng toothpick para siyang yung mag-hold. Tapos, i-ano mo siya sa all-purpose flour. Pagugulong mo lang siya. Tapos, i-ano mo siya sa egg, siyempre. Flour, egg, and then, egg, and the final is the breadcrumbs. Ito, chef, ginawa mo is ano, no? Yung for sharing tong size na to, no? Yes. Kasi karamihan sa mga cordon bleu na iniikot, maliliit. Pero ito kasi since madami tayo, ginawa ni chef malaki. Alright, and then usually, chef, how long mo piniprito yan? It takes 20 minutes. 20 minutes? Wow. Kailangan yung low fire lang siya. Oh, kasi kundi masunog yung labas. Oo, may sayang naman. Eh, no? Tsaka masyado mabibigla. Oo, sayang. O yan, chicken cordon bleu ni Chef Aninette Faustino Flavier. Chef, ano pa ang dinala natin dito? As nagdala ko nung aking bestseller sa catering, yung chapche. Chapche! Uy! I love that! Yung po yung chapche sa harapan ng hipon, ano? Yung po yung madaming gulay. No, hindi siya hipon. Hindi, sa harapan ng hipon. Na ah, okay. Yes. Mag-copy tayo mamaya sa Daniel sa ano, para gumising tayo. Ano pa dala natin? Yan nga, nagdala rin ako ng yung aking shrimp na coconut with curry peanut sauce. Ba, kompleto ang dish natin na may chicken, may shrimp, may... May ano noodles pa. May noodles pa. O, sige chef, may babatiin mo tayo. Ah, okay. Binabati ko po yung aking asawa. Hi, hello, honey. Good morning po. Nanonood siya ngayon sa aming restaurant. Ba, 24 hours kasi. Supportive. Wow. Yes, very good. Dapat kasama siya. Kaso lang, marami kaming customer ngayon. May birthday kaming sinerve ngayong gabi. Hindi pa sila natapos hanggang ngayon. Honey, nandito ako. Saan ba yung restaurant mo, chef? Sa, ano po, sa along the highway po ng SM Baliwag. Mm. Yes. And contact number mo, chef? 0922-820-5917. Aha. Pwede bang, ano, i-invite din natin yung susunod nating event sa October 1. So, yung mga, yung ini-invite na po namin kayo sa October 1, meron po tayong magaganap na under po ng malayang kusina. Yes. Sama-sama together po, back to basic. So, yung hindi pa po nagpapa-register na katulad po namin mahiling magluto, mga home cook, mga sali chef. Na. Sali na po. O, ano pa po, welcome po kayo magpa-register po lahat. So, okay. Yung back to basics na yun, Erica, walang mga burner yun, walang mga kalan. Talagang ano to, from scratch from talaga scratch. Ito. Kakatayin mo yung baboy, lutuin mo doon. Oh, I like that. I like that. Of course, dito sa What's for Breakfast, not only one, but two. Two chefs. Siyempre ngayon, we have a pastry chef, si Chef Joel. Hi, good morning. Hi, Chef. Good morning, Kuya. Balancing umaga tayo ngayon kasi meron tayong may chef, may pastry chef. Ano ba ang dala mo for us today? Chef Diego, I prepared bread and butter pudding with sultana raisins. Oh, tsaka alam naman natin lahat, chef, ang bread and butter pudding is a very popular, continental dish, no, for breakfast. Served usually with coffee. Yes. Oh, chef, ano ba ang ingredients ito? Ang main ingredients niyan ay we have fresh milk, then cream, and then vanilla extract, salt, we have eggs, of course, and sugar. Yes, that's those. White sugar, no, chef. Ang white sugar ang gamit. White sugar ang gamit natin dito. Okay. And paano ba gawin to? Simple lang ba to, chef? Simple lang to. Okay. At pwede nating gawin sa araw-araw nating yun. Pwede. So ito nangyayari dito is the eggs. Yes, nagbibit tayo ng eggs, then we put the refined sugar slowly, yes. Mm-hmm. And then? Then the vanilla extract. Next, we butter the ceramic dish. Ah, kasi dito natin ilalagay yung bread, no? Dyan natin ilalagay yung bread, then we lay it down, no? Yung butter na lagay mo, salted or unsalted? Unsalted butter. Ah, para hindi umalat masyado. Yes, because we are going to put salt. Ah, okay. So, an ingredient. So ito, linear mo yung bread. What's happening now, chef? Then we put the sultana raisins on top. Mm-hmm. Yes. And then, we set it aside, then we pour the milk.
and the cream together. Ah, so nakahalo yung cream and milk, incorporate natin. Incorporate natin, okay. Yes. Then we just warm it a little. So ayaw natin na masyadong mainit. Hindi masyado, okay. Dahil baka maluto yung... Oh, tapos mag-break, ano? Yes. Okay. That's the basic ingredients of custard. Ah, so very simple lang, very no? Very simple. Pero kung titignan mo, kala mo, napaka-complicated. Well, actually, there is no limit with the... it comes to bread, no? You can use pandesal. Pwede pandesal dito? Sa umaga, no? Na naiiwan natin or natitira sa ating... Saka yung milk, pwede itong gawin chocolate milk, no? Yes, pwede. Okay, tapos i-bake na natin to. I-bake na natin. And how many minutes to, Chef? 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes. Sa thickness niya. And ano oven temp natin usually? Temp natin for custards, usually 160 to 170. Ito pa ang bread and butter pudding with Sultana raisins. Yes. And ang dami pang goodies na dinala ni Chef Erica. Yes. Isa-isahin natin, ha. Yung doon sa harap, ano yan, Chef? Yung cake slice. Meron tayo dyan, banana. Moist cake with chocolate ganache. Na nakaabang si Doc Pebbles. Tapos, okay, meron tayong four dito na naka-bake para mga blue cream. These are also bread pudding. Ah, bread pudding. Iba-ibang variation. Variation. We have the cinnamon, chocolate. Chocolate. We have the cinnamon. Cinnamon. The mango. Mango. And cheese. Baka mag-aaway-aaway kami dito. Oo, alam ko na yung gusto ko. Si Doc Ish, nakaabang na rin eh. Nakamiti. Ay, nako, Chef Joel, mukhang masasarap to. Paano ka namin mahanap? You can contact me at 0920-225-6816. Mm-hmm. 0920-225-6816. And may mga social media accounts? I have a page at BNB, BNB Kings. That is Bread and Butter Kings. Wow. And then you share your recipes with people also. Tapos may catering ka rin. Exactly. May babatiin ba tayo, Chef? Greetings from Chef Jose Biray. To Brad Efren and Brad Resi, then to Doctora Rizali, to Tita Bioli, thank you, then sa aking wife, Maria Carla Rodriguez, sa aking mga kids, Joshua and Jaira, and then sa aking parents, no? Si Nanay Dayan at Tatay Totong. Thank you very much. Baba, maraming salamat. Thank you, Chef. Chef natin this morning. Okay, pero kain na kami. Pero bago kumain ng ibang miyembro ng Good Morning Kuya, magkatrabaho muna may sila. May bisita rin tayo para sa ating ikonsulta mo. Si Kong Eri naman ang nasa labas para sa ikonsulta mo. Tada! Ang National Privacy Commission ay isang bagong tatag na ahensya na ang layon ay maproteksyonan ang mga personal na impormasyon ng ating mga kababayan. Bukod dito, ano-ano pa nga ba ang mga tungkulin at responsibilidad na nakaatang sa kanila at paano ito makatutulong sa mga Pilipino? Yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Good morning! Morning! Good morning po! Kasama natin si Attorney Francis Acero, National Privacy Commission. Of course, nasa digital age tayo ngayon, no? Yes. And alam natin na may mga, how would you say it, people who are evil who try to steal the identities of other people. Yes, sir. No? Anong purpose at mandate ng National Privacy Commission? Well, the National Privacy Commission is there to safeguard your informational privacy. Yes. No, hindi lang, you know, maraming areas of privacy. You know, privacy kasi is the right to be left alone. Yes. But when it comes to informational privacy, the things that identify you as a person. Mm-hmm. And para maprotektahan ka from being embarrassed or from this information going out to the public na you don't want it naman to go out. Mm-hmm. And kasi ngayon alam natin ang social media ngayon ay very unregulated, no? Yes. And good trolls, bad trolls, or trolls, ang dami yan lumalabas. Yes, yes. And kuminsan, alam natin, may aspect na kinukuha yung identity ng tao, mm-hmm, tapos ito'y kuminsan ginagamit para siya nagsasabi ng ganito. Right. Under ng mandate rin po. Ang mandate namin is to stop that from happening, no? It's okay. Before that kasi, before he gets the identity of someone else, he has to get it from yung source ng information, yes, kung saan nakastore yun. Yes. So whether it's a 201 file of your employer, yes, or nag-register ka sa isang company na, yes, nagbigay ka ng details, it's
nandun kami sa preventive aspect. Okay. Kasi when you think about that whole ecosystem na cyber, cyber security and cyber crime, may dalawang aspeto yan. Yung isa preventive. Yes. Yung isa remedial. Okay. No? Yung remedial, pag nangyari na, no, may crime. Yes, na. Yes. But imagine the Privacy Commission hopes to prevent. Work on the prevention yeah, side. Yeah, para walang cyber crime na mangyari. Ngayon, how do you now balance it? Dahil syempre, isa sa mga issues ngayon yung freedom of information. Right. Now, of course, hindi pa ito naisa sa batas ng Kongreso, pero ewan ko, hopefully it's going towards that direction. Hopefully. How do you balance now yung privacy and the right to information? Well, in other countries, no, the way they do it is dinadaan talaga nila dun sa privacy commissioner. Okay. So, for example, sa Australia, yung nagbabalance talaga ng interest na yun is the privacy office. Uh-huh. Kasi may ano yun eh, yung privacy, the person who is best in a position to determine kung ano yung bounds ng dapat public knowledge and dapat hindi, uh-huh, is that person who also can watch whether other people are doing their best to protect other people's privacy. Uh-huh. At let's say, meron bang prosecutorial powers ang national? Or it's just more on prevention? No, we have also part of our mandate, no, is to give, to award damages. Okay. Kung, bawa, may naglabas ng information, yes, about you, tapos dahil doon nawalan ka ng trabaho, uh-huh, di ka makatulog, yung kung ano danos na nakuha mo doon, the commission has the power to award that. Without the need of going to the civil courts. Without need of going to the courts. And then, the commission also has the power to recommend to the Department of Justice prosecution for violations of the data privacy. Yung award of damages, may limitations kayo? Or it can be sky's the limit depending on, of course, the injury? Depending on the case, yes. And ngayon, ano yung distinction ngayon ng, you have your own investigative unit? Yes, we do. NBI deals more with possible crimes, or they can also work with you in... They can work with us, though. Actually, what happens normally is the NBI and the PNP will, if there's a crime that happens, they'll go and secure the evidence there. Mm-hmm. And then we'll have our own fact-finding and mm-hmm investigation to go parallel with that. Mm-hmm. And then we coordinate. And then after that, we come up with our own findings and mm-hmm then we'll send it over to the Department of Justice as necessary. Sa ngayon eh, tingin ko hindi pa talaga klaro sa mga tao ano yung role ninyo eh. Mm. Diba? Totoo, and paano ninyo pinapaabot ito para alam ng tao na may opisinang nakatayo at ito yung ginagawa niya? Well, marami kaming projects na in the pipeline na to para mapaabot nga sa tao na meron nga National Privacy Commission na nandito para sa inyo, para pag may nangyaring mga leak na mm-hmm massive data leak or para hindi na to mangyari, mm-hmm, no, on one hand, and kung nangyari nga ito, para magkaroon ng remedyo. Mm-hmm. I don't know if you heard about yung nangyari sa isang chain ng store sa US, mm-hmm, na nakuha yung information ng mga consumers nila. Yes, no. At ano yung pwedeng mangyari o anong pwedeng gawin ng isang nakuna ng information sa isang store? No, let's say for example, we will not mention a store. Mm-mm. No, dito sa Pilipinas, tapos he's part of the database of the store. Mm. Pero lahat ng information na nakuha, anong pwedeng gawin ng isang consumer? Well, pwede siyang gumapit sa amin para humingi ng tulong. Okay. Tapos pwede siyang humingi sa to have anyone who's looking at that information to have them stop looking at that information. Okay. Pwede kami mag-issue ng stop processing orders, uh-huh, and cease and desist orders. Uh-huh. Pwede rin siyang humingi ng danos dun sa yung custodial. Yes, custodial ng records. Ng records. Right. And usually yung process ng paglilitis sa inyo, gaano katagal yan? Well, right now, no? Because sobrang bago. Meron bang kwan? Wala pang kaso. Actually, meron na. Meron na. Meron okay, na. So, of course, without relieving the...
the Dikwan. Pero is it on the investigative stage or are you already in the... Ang halos lahat nasa investigative stage pa eh. Okay. So, syempre, hindi namin pwede sabihin. Yes. Point. Pero hopefully, you know, we, as we go along, we hope to speed up the process. Question. Itong mga... For example, lahat tayo may cellphone. Mm. Hindi ko naman binibigay yung numbers sa telemarketer eh, may pumapasok sa kwan. Is that covered by your office? It should be. Because it depends no, kung sinong, kaino ka nagbigay ng information in the first place. So, nagbigay ng information sa isang private company, kung meron kang consent na binigay dun sa private company na ipasa siya sa isang telemarketer, yun ang ano eh. But, so, for example, in that case, no, ayaw mong maano ng telemarketer, yes. Pwedeng humingi sa tulong sa amin para stop yung company from sending it on to the telemarketer and from the telemarketer from contacting you. Okay. Any messages sa ating mga nanonood na gustong o may problema dito sa issue ng privacy, paano kayo makontakt at ano yung mga services na pwede ninyong ipaabot sa kanila? Okay. So, sa amin, no, meron kaming mga advisory opinions na pwede kami bigay. No? Pwede rin kami tumulong sa paggawa ng privacy codes para sa mga humahawak ng information, which is more or less everyone. No? Kasi lahat tayo may humahawak ng personal data at some point. So, meron kaming mga email, no, info@privacy.gov.ph. Mm-hmm. At kung may reklamo kayo tungkol sa isang nagpa-process ng data, complaints@privacy.gov.ph. Okay. Maraming salamat, Attorney Francis Acero. I'm sure maraming pupunta sa opisina ninyo mas kapag malaman ng mandato ninyo. Yes. Thank you, sir. Yes. Kung Erin, pwede na kumain. Oh. Yes. Sorry. Ay, magpasalamat lang tayo sa functional mo. Fitness sa fourth floor sa podium. Sponsor mo yan, di ba? Oo. Nating lahat. Pwede naman kayo doon mag-gym, di ba? At saka trampoline park. Hindi ko naman mabatiin sila na hindi ako magpapaalam sa iyo. Katulad ng ginawa ni... may gumawa niya kahapon eh. And of course, we'd like to say thank you to all our sponsors also sa Good Morning Kuya. Individual sponsors sa lahat ng mga chefs, di ba? And si Doc Ish, syempre. And Doc for Doc Ish, Pebbles. And Doc Pebbles. And sino pa ba? Doc Joseph na laging nanonood. Yes. And yun, that's it. Punta naman natin si Attorney G, Beth, and si Jocas.